Chinese dumplings for you guys. And here are the ingredients. So yung wrapper ko dito guys is ready made. May minced pork tayo. And meron tayong shrimps. At gagamit din tayo ng chives. Yellow and green chives. Itong wrapper na to is nabili ko na siya, nagawa na. So, lilinisan lang natin lahat ang mga ito para ready na sa ating pag-mix ng ating ingredients. So, i-chop natin ng chives. Yan. Chop natin siya ng mapino. At syempre, balatan na natin ang ating mga shrimps. And frinay ko siya ng konti para mas masarap siya at mawala ang lansa. At ang ating ding minced pork ay lightly fried ko din siya. Stir fry ko siya ng konti. Ayan, so makikita nyo dyan. Tapos yung ating shrimp, dinurog ko na at hinalo ko na siya doon sa ating chopped na chives. Tapos imimix lang natin yan. Lalagyan na rin natin siya ng ating salt, yung egg. At lalagyan ko rin siya ng cornstarch upang mas malapot siya, mas makapit pag nirap natin siya. And mas maganda guys pag kami namasa siya. Halo lang natin siyang mainam para mas maganda yung pagkakahalo ng kanyang ingredients. Pwede kayong gumamit ng gloves or pwede rin kamay lang. Basta siguraduhin natin na malinis ang ating kamay. Ayan, so mix lang natin siyang mainam na ganyan hanggang ma-mix siya ng mainam ang ating mga ingredients. Ayan. So, bale ito naman guys, yung walang shrimp, yung minced pork lang siya. Kasi pagka yung mga iba gusto ng shrimp lang, or yung mga iba naman yung walang shrimp. Kaya ito yung minced pork. So, pareho lang sila ng ingredients, except lang yung isa is shrimp, ito naman ay minced pork. So, pinaghati ko lang yung mga chives kanina, mga ganon, yung mga onion. Then, pinag-separate ko sila ng bowl and minix ko siyang separate. So, bale dalawang klase itong aking ginawa na dumplings. Ayan. So, yung white chives sa shrimp and yung green chives sa minced pork. Ayan. Tapos, ibabalot lang natin siya. Isa-isa. Ayan. So, may mga tutorials din na kung paano magbalot. Ayan. Meron na rin akong video nung nakaraan. Pwede nyong hanapin doon. Pero makikita nyo rin naman dyan kung paano siya gawin. So, parang nilalagyan mo lang siya ng pleats sa likod. Kinokonect mo siya sa harap. Ayan, ganyan. Hindi ko nga pala na-mention dito guys. Bale, yung pampalasa lang niya dito is salt and pepper. Ngayon, kung gusto ninyong maglagay ng konting seasoning, pwede naman po kayong maglagay. And konting soy sauce, ganon. At pwede rin naman konting oyster sauce, or depende sa gusto nyong ilagay na pampalasa lang siya. Pwede rin siyang salt and pepper lamang.
frozen na siya, kaya ayan, tumigas na sila. Ayan, so ready for boiling na. So ito na siya, di ba? Ang cute. Ayan, so ganyan siya. So ayan. So ito na siya, guys. Kahit iba-iba muna siya, is okay na siya. So ayan.